ano yung water hose niya na 5x8? 5x8? 5x8, oh. Ha? Ha? 30? Pagka 100 meters ang kukunin, magkano yun? Isang box yun, di ba? Isang roll yun. Kaya guys, nagtatanong tayo ng water hose kasi bibili tayo ng isang mahabang water hose para magamit natin sa ating mini farm. Yan ate. 1.8 po. 1.8? 100 meters na yun? Opo. Ah, 1.8. Ayan. Teka. Ate, meron pa kayong mga solar light? Walang solar. Walang solar light? Ah, sige, sige. Ayan. Balik ako ate ha. Thank you. Ano oras kayo magsasara? 5.30 po. 5.30, sige. Yan. Tanong tayo sa iba. Ito guys, pangalawang hardware na tatanong tayo. Ate, magkano yung water hose niya na 5x8? 5x8? Water hose. Ay, itong ganito po yun. Oo, 5x8. 30. 5. Alin dyan? Ito. Diba parang... Report to eh. Ha? Report. Ito yung 5x8. Yan ba yung 5x8? Ito yung report. Oo. Magkano yung 100 meters? Isang box ba yun, yung 100 meters? Ano ba yung box o rollo? Rollo po ata. O, magkano yung isang rollo? Na? Dito, pag nito. Itong 5.8? Oo. 10? Pero ano ba tayo na ito? Nang itong hot na ito na 5.8? 100 meters ba yun? 90. Ha? 90 meters. Ah, 90 meters lang? Ito lang. Magkano? 90 meters. May ano kayo? Solar light kayo? May solar light. Wala. Ayan. Okay, mga kapitid. Bale, mag-aarap tayo ngayon sa solar light. Ayan guys, so nagka-canvas tayo ng water hose. Kasi plano kong mag-setup na lang ng drum dun sa opening ng ating mini farm sa taas para yung tubig ay hindi ko na minamanual na buhatin papaba dun sa ating pabuyan. Mag-set up tayo ng drum dun sa taas, pupunuin natin ng tubig palagi yun, and then may hose siya, kakabit ito, kakabit natin ito doon sa drum, ha? 1.7, kaya lang 90 meters lang yon. 90 meters, so yung 100 meters kasi 1.7 to 100 meters, ano, 90 meters. Hindi ba 100 meters yung isang box? 90 meters lang ba talaga yung isang box na yun? Sige, balik ako tayo. Ayan guys, tanong nasa kabila. Ha. Ah. Come here.
Ay guys, bumalik tayo rito. Dito lang tayo kukuha. Kasi doon, sa pangalawang pinuntahan natin, akala ko 100 meters, pero nung kinuha na nila, nakalagay 90 meters lang din. So, dito kasi 90 meters, 1.7 lang. Doon, hanggang 1.8 lang ang price nila. So, dito tingnan natin kung makatawad pa tayo. Ate, yung host kanina, ano, magkano yun? 1.7 po yan. 1.7? Wala na tawad? Baka pwede makuha 1.6. Tay, tutupin mo, Tay. Tapos kukuha rin ako ng gripo. Wait na po, ah. Ah. Thank you. Yan, try natin tawaran. Baka makakuha natin sa 1.6. 1.6, 90 meters lang pala standard yung isang rollo talaga. Ha? Oh, 1.6 na lang. Baka pwede 1.6 na lang. Saka kuha pa ako ng gripo. Yung plastic na blue. Ah, mga dalawa na ito. Magano yun eh, magpapalitan sila. Ay, hindi. Meron ka bang ano, te? Yung mahabang ganun. Hindi pa ganito, pa ganun lang. Plastic, wala. Ah, hindi. Kasi sa kabilang end, sa punuan ng baboy mismo, kailangan may gripo din dun eh. Para hindi na ako akyat ng akyat sa tuwing magbubukas. Bali, nakaano na yun. Nakatutok mo yun. Oo, oh, ito na, dalawa. Bali, madali lang to. Ha? May teflon ako sa bahay. Meron mo. Ano? 90 meters lang talaga. Magkano? 1.6. 1.6? Yeah, well, ganda talaga niya ate. Pinawala pa mo pa. Pumayag na, pinawala pa. 1.7. Ayun. Yan guys. Yan, maraming salamat sa isa nating subscriber. Yan sir. Ayaw niyang pabagit ang pangalan. So, si sir na lang from US, California. Yan, binigyan tayo ng pangbili ng materialis na magagamit natin para ma-set up natin yung ating water system. Para mas guminhawa kasi naawa siya sa akin. Naramdaman niyang hirap. Hindi, mahirap naman talaga guys kasi ang nangyayari, iniigib ko yung tubig sa bahay gamit yung motor ko. And then, kinakarga ko na yon mula doon sa paradaan ng motor ko doon sa may bungad ng park. Hanggang doon sa may baboyan. So, medyo malayong buhatan din. Medyo mabigat din, mahirap. So, ito mas makapadali ang trabaho natin kasi host na lang. So, mula doon sa parkingan ng motor ko sa bungad sa taas, doon na lang natin isasalin sa drum yung tubig. And then, yung tubig ay dadaan sa hose, pababa ng baboyan. So, mas madali ang mapapadali ang trabaho natin. And hindi ko na kailangan magdala ng tubig araw-araw. Siguro, igugugol lang natin yung mga 3 oras natin sa pagpupuno ng mga drum sa taas. And then, may supply na tayo ron. Magagamit ito natin sa baboyan natin mga ilang araw. So, yun po ang plano natin. So, bibili pa ako ng drum. Ayan. Okay, isang buo pa yan. Nabuksan lang kasi namin. Ay, isang buo yan. Ay, ibig sabihin kasi wala ng plastic. Sure ka tayo, wala itong damage ha. Kaya testingin ko lang kung kasi. Dahil ba tumawad ako kaya walang balot? Hindi, joke lang. Ate, try ko lang kung kasya. Ah, kasya, oh. Yeah, guys. Yeah, magiging... Ah. Oh.
Mas maganda yung puti. Ay, hindi. Bumili ka ng clamp pala. Ha? Clamp. Oo. May clamp ba to? Oo. Para mahigpitan niya. Ayan, oh. Ayan, guys. Nakita niyo ba? Mas maganda may clamp. Kasi pag ano yun. Ayan. Oo. Nakita niyo ba? Ayan, may clamp pa yan, eh. Magkano yan? Ayan, yung magpute. Tama yan. Ayun. Ate. Ah, dito. Ayan, kaklaman natin, guys. Kaklaman natin. Magkano sa 10? 10. Sige, pabili akong dalawa. Para ano? Ha? Dalawa lang naman yung gripo. Eh, sukatin natin ngayon. Thank you. Thank you. Hey guys. Yan, tara, testingin natin sa farm kung kasya na to. Kung aabot. Thank you, Taya. Giting ano, giting tagumpay tayo, guys. Yan. Ito nang magpapadali sa akin trabaho. Yan talaga, guys. Testingin natin yung haba niya kung aabot sa baboyan. Sa farm na tayo. Hello, goats. How are you, goats? Yan, guys. Ito tayo. Yan, so... Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ito yung entrance ng ating mini farm. So, ang plano ko mag-setup ng mga drum dito. Yan, dito. O kaya, banda dito. Basta dito sa bandang taas na to. So, dito natin unang susukatin kung kakasya ba. So, from here, ilalatag natin itong hose pababa. Para, tingin ko naman naaabot ang haba nito. Yan. Ano ba dapat ang mauna? Ito yata dapat. Oh. Ito yata dapat kong dalin. Ah, mas padali. Yes. Ah, abot to sigurado. Hello, Dugu! How are you, Dugu? Saka lang. Ah, huwag mo suwagin, Dugu, la. Yan. Gumuhol na. O, dyan lang. Ah, guys, sobra-sobra. Sige, ligay ito. Yan. Aba. Okay lang naman yan kasi yung sosobra man naman dito magagamit pa rin. Ayan, guys, oh. Aha. Ayos. Oh, abot. Oh, ito na yung ating baboyan, guys. Oh.
Ito na yung ating baboyan. So, abot, sobra-sobra po. Kahit ang ganda po sa ating mga pato, ating mga muscovida kay abot to. So, double hit tayo. Hindi lang pang baboy, pang pato pa. Ayan, thank you sir, thank you. Maraming salamat. Talagang malaking ginhawa ito. Ayan. So, ganyan guys, ang magiging setup niyan, nandoon yung drum sa taas. And then, magsisetup tayo ng itong host na to, ano nandito, may gripo din siya sa kabilang end, may gripo doon. So, pag bubuksan natin ay dito sa loob. So, bubuksan na lang natin, pag gagamitin natin, bubuksan natin. Or po pwede ako mag-setup ng isa pang drum dito na ang tubig magagaling na lang doon. So, hindi na tayo magbubuhat. So, talagang ginhawa. Ayan. So, eto guys, sobra-sobra pa yung binigay niya kasi. Kasi nga, ang sabi ko sa kanya, itong plano ko, drum na lang, saka host ang aking gagamitin. And then, gravity na lang po ang magbababa ng tubig. Kasi mataas doon, gravity papunta rito. Ganun po mangyari. Ang una pong ino-offer niya sa akin ay gusto niya ang tulungan niya akong magpakabit ng linya ng tubig sa kuryente. Kaya lang, since na hindi naman po sa atin itong lupa, nirerentahan lang natin, sabi ko, mas maganda yung ganito na lang na sistema, drum sa kaos na lang. Kasi nga, hindi naman sa atin itong lupa. So, saka mas malaki po ang magagastos pagka nagpakabit tayo ng tubig at kuryente. Ayan, so ito. Ayan, so abangan nyo guys. Marami pa po siyang ibinibigay na tulong sa akin. Isa pa po doon yung solar system, solar light na ilaw. So ako po ay magka-canvas pa kung sa mas maganda makabili ng mga solar panel para po magkaroon po tayo ng mga ilaw dito. Kasi yun nga, gusto rin niya pong tulungan tayo magpakabit ng kuryente. Pero sabi ko nga, mas maganda solar light na lang para at least ay hindi permanent. Yan, kasi hindi pa naman sa atin itong lupa. Ayan, so abangan niyo po, magiging separate plug na lang po yun. Pero ito po, ayan, nakabili nga po tayo ng host. Nagtanong po tayo sa tatlong magkakaibang hardwares. Ang napili natin ay yung, syempre, gusto na tayo mas makakamura. So ito po, nakuha po natin ng 1.6 yung 90 meters plus yung dalawang gripo, 50 pesos ang isa, 100 pesos. And then bumili tayo ng clam sa 10 piso. So lahat-lahat ay gumastos tayo ng 1,720. Ayan. And meron pang kasunod to guys, kasi bibili pa tayo ng drum. Yung drum naman na gagamitin natin magkabila. Although meron na ako dito yung luma, ayan o. May luma na ako, so gagamitin din natin yan. Pero ang plano ko kasi ay dalawang drum dun sa taas. And then pagkukonektahin natin. And then magkakonekta sila para yung pwersa sa dalawang drum ay mas malakas. Yung buhos ng tubig dito ay mas malakas ang pressure. So yun po ang aking plano. Pero yan, ipapakita ko naman po sa inyo yung pag-setup. Pero ito lang po muna initial na ibablog ko sa ngayon yung ating pagbili ng water host. And again, maraming salamat kay Sir. Ayaw na niya magpabanggit ng pangalan. Tumutulong po, pero ayaw niya pong pakilala. So, yan. God bless you, Sir. Si Lord na pong bahala sa inyo and maraming salamat. So, sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid ka-vocals and sa mga silent viewers ko po. Maraming salamat. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan niyo na pong ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan, so muli, ito ang inyong ka-vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at ikis sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!